tandaan natin, wag natin kakalimutan. 4, 3, 2, start. Up, extensor, flexor, corsive, script, block. Okay, kasi dugtungan natin yan ng mga hand movements. Kasi meron kayong finger movements, we have the hand movement, we have the forearm movement, support with the table, tsaka whole forearm movement. Kasi nga, syempre, whole forearm without resting yon. Tungan natin yan, ganito lang naman yan, no? Sumagay ka na lang, ang mahihiya, sige, subukan mo. Walang kaya na. Oh. We have the muscle responsible for writing. So, unang-una, meron tayong tinatawag na okay, extensor. Pag sinabi natin extensor, ano nga uli yun? Tandaan lang natin, muscle responsible for writing, that is, una, extensor. Pag sinabi extensor, okay, muscle responsible for upward stroke. Okay? Muscle yan, ha? Muscle responsible for upward stroke. Okay? Yan yung responsable sa upward stroke natin. Kaya pag sinabing paganon, okay, ganyan, that is considered extensor. Okay, kasi nagsusulat yung paganon. Okay, pataas, that is called extensor. Okay, pag sinabi naman natin, flexor, ito naman yung muscle, responsible for downward stroke naman to. Okay, like for example, sabi ko nga kanina, 1, extensor, pababa naman, downward stroke, flexor. So, sasayaw na lang kayo dyan yan mamaya sa bahay nyo, ha. Okay, tandaan lang natin, extensor, extend, upward stroke. Flexor, F, false, pababa. Ibig sabihin, downward stroke. Okay? And syempre, meron din tayong tinatawag na types of writing natin kasi iba-iba tayo ng pagsusulat. We have the types of writing. Sa types of writing natin, sa pagsusulat natin, so unang-una sa lahat, meron tayong tinatawag na cursive writing. Tandaan lang natin, pag sinabing cursive writing, dito tayo mag-focus sa letter C. Kasi cursive, yung first letter is letter C. Tandaan lang, letter C, it means connected letters in writing. Wag lang malilito, that is connected letters in writing. Ibig sabihin, magkadikit. So, idugtong na natin yung steeping natin. Kanina, paganon, extensor, paganon, flexor, paganon, okay, that is cursive. Ibig sabihin, connected letters in writing. Okay? And syempre, pangalawa naman, we have the script. That is a types of writing pa din, oh. We have the script. Pag sinabi naman natin script, ito naman yung pagkakataon na doon tayo sa letter S. The first letter of script is letter S. Ibig sabihin, separated naman. Separated letters. Separated letters in writing. So, ibig sabihin, kung kanina, cursive connected, pag ano naman, hiwalay, ibig sabihin nun that is considered script, separated letters in writing naman. Okay? And syempre, we have also the so-called yung block writing natin. Pag sinabi namang block writing, from the first letter pa din na letter B, it means block. It means ibig sabihin ito, capital letters in writing or big letters in writing. Capital letters in writing or tinatawag nating big letters. Kasi nga, letter B, block. Big letters in writing natin. Okay? So ibig sabihin, 4, 3, 2, start. O idugtong natin yung mas responsible kanina. Okay, we have the extensor, 1, we have the flexor, 2, we have the cursive, 3, we have the script, separated, 4, tsaka yung block natin. Kasi nga, big letter, capital letter. Sa basketball, blocking foul, pag ano, no, block. Okay, that is considered, okay, maaring gamitin yung pang TikTok nyo na yan. Okay, so para hindi nyo malimutan, i-practice nyo lang talaga yan, ha? And syempre, sir, nakakalito po kasi kami, sir, eh. Kasi meron din sinasabi na capital letters, majuscule. Okay, tapos small letter, minuscule. Tandaan nyo lang, ang tinatanong kasi doon, pag tinatanong lang, capital letters, hindi tama yon. Pag sinasabi lang capital letters, isang litra lang yun eh. Diba? Ibig sabihin, majuscule yon. Pero pag sinabi naman sa inyo na capital letters in writing, writing ang sinasabi. Pag sinabing writing, it is a combination of letters na yan eh. Kasi pero pag sinabi lang sa inyo, na sinasabi lang naman sa inyo na capital letters, edi sagutin natin ang majuscule kasi letters na naman tinatanong, hindi man writing. Oh, that is called majuscule. Yan, di ba? That is majuscule kapag capital letters lang tinatanong. Pero kapag small letters naman, edi liitan mo, minuscule. Oh, di ba? Pero pagkatamtaman, sir, ayaw call. Oh, wag mong isulat yan, hindi kasali yung ayaw call. Dalawa lang yon, majuscule tsaka minuscule lang yan. Pag majuscule, capital letters. Pag maliit,
minus call. Alitan mo din yung buses mo, small letters. Pero kapag writing pinag-usapan, huwag kang tumingin sa majuscule tsaka minus call. Doon ka sa cursive kapag connected letters. Doon ka sa script kapag separated letters. At saka doon ka naman sa block kapag capital or big letters. Okay, yun na. Tandaan natin, huwag natin kakalimutan. 4, 3, 2, start. Up, extensor, flexor, cursive, script, block. Okay, kasi dugtungan natin yan ng mga hand movements. Kasi meron kayong finger movements. You have the hand movement. We have the forearm movement, support with the table, tsaka whole forearm movement. Kasi nga, syempre, whole forearm without resting yon. Pag sinabi nga natin finger movement, yun yung ginagamit ng mga illiterate tsaka mga children. At tsaka yung hand movement natin, okay, rest at the center. Tsaka yung forearm movement, yung may support of the table. At tsaka yung whole forearm without resting yon. Ginagamit din ng mga teacher sa board pag susulat pa ganon. So, idugtong natin yan. Ganito lang naman yan, no? One, sumabay ka na lang. Huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. Walang mawawala. Oh, di ba? Dance step nga yan.